Pag sinabi mo naman lechong kawali, isa lang talaga ng itsura, isa lang ng serving. May iba-ibang version ng lechong kawali. Pwede mong gamitan yan ng pisngi kasi lulutong din naman yun. Kaya lang, mababawasan yung karne. Liyem po talaga yung ginamit. Wala kang talo dito, karne. Saan nga ba may masarap na lechong kawali? Lahat ng pupuntahan natin ngayon, tol, lechong kawali na nag-trending. Ah, talaga? Yun yung tema natin ngayon. Dito mga resto style, mga kaps, ha? Halos puro karinderia style po. Legit nga ba o hype lang at kaano kalutong ang mga tinda nilang lechon kawaling liyempo? Ganda ng crunch niya mga kaps, tunog na tunog. Yan naman, May kanya-kanyang paandar din pagdating sa mga pinapartner na sausawan. Ang gandang tignan nung sauce nila, malapot, malagkit, sticky. Yan o. Parang Paris na maki, parang ganun. Parang Chinese style na sobrang sticky. Mas iba to, mas matamis. Hindi naman sobrang tamis. Iba level nito. Solid sa lutong ng balat, ito na nga yata ang perfect battle dahil palaban ng lahat. Dito na magkakaalaman kung sino nga ba talaga ang legit at sino nga ba ang nag-trending na baka hype lang. Sugurin natin at tikman itong mga trending na kayo nang matatagpuan dito sa isa na namang episode ng Battle of the Best, Lechon Kawali! Ang gateway to the east at bibingka capital of the Philippines. Pero hindi pa naman permits para sa bibingka. Kaya dito muna tayo sumugod sa isang classic na karinderya. Una sa ating listahan ay one of the trending pagdating sa mga crispy. Eksaktong 2 years ago nung mag-viral sa social media ang kanyang famous na lechon kawali. Matatagpuan dito mismo sa likod ng pamilyang bayan ng Kainta. Umpisahan natin ang food trip dito sa Manglaris Karinderya. Ni Mang Larry para sa round 1 nitong Battle of the Best, Lechon Kawali! Manganta na mga kabs! Kainan na mga kabs! At welcome dito sa Kainta para umpisahan ng round 1 LK o Lechon Kawali ni Mang Larry. Kainta? Ay, kain tayo! Kain tayo! Ayoko nga, kain tayo! Manganta na mga kabs! Oo! Dito sa Kainta Public Market mismo, halos sa bandang likod makikita nyo na itong parang karinderya ni Mang Larry. Meron tayong buo-buong Lechon Kawali dyan na in-order natin na sadya, hindi natin pinatadtad para sa video na to. Pero pwede rin namang umorder ng Lechon Kawali na solo, pwede rin namang lechon kawali with rice, parehas chop. Ayun. Tingnan natin, tol. Sige na natin, tol. Ay, malaki na. Sige. Eto na, tol. Cheers. Cheers. Parang siyang toasted version, tol. Lechon kawali. Pero liyem po talaga yung ginamit, tol. Wala kang talo dito. Karne. Saka ano, tol, ha? Hindi siya masyadong maalat. Oo. Ito. Karne talaga, mga kabsi. Kasi may iba-ibang version na nitong kawali. Pwede mong gamitan niya ng pisngi kasi lulutong din naman yun. Kaya lang, mababawasan yung karne. Kaya, panalo to. Ayun to, no? Itang ito yung pag-aliempo niya to. Pwede natin sabihin, tol, don't judge the book. Oo. Iba kasi itsura niya, mga kaps, diba? Diba tol, kasi may mga itim-itim sa dark yung color niya kumpara sa alam natin na golden brown. Ito kasi parang pinirito siya sa hindi yung deep fry talaga. Parang nagpiprito ng isda. So, binabalibalik to. Kuha pa rin yung lutong. May sabaw tol, oh. Sabaw tayo, tol. Parang ito yata ang binagkuluan, eh. Oo nga. Nilaga. Balasang malasa, tol. Pag bumili ka, tol, meron din ganito. Lechon tarsa. Ice candy. Parang ice candy. Pero lechon tarsa po yun na pwede mong ilagay. Siyempre, patuluin na lang natin. Yan. O, diba? Laging parehas yung ano. Parang laging yun talaga, lechon tarsa. Parang kapag nag-lechon paksiyo ka, parang gano'n. Pero may mas bagay dyan. Umabot na ba ng Kainta? Umabot ng Kainta, tol. Umabot ng ibang bansa, tol. Eto, tol. Ayun! Siyempre, by Team Canlas TV, available yan. Sa lahat ng paborito niyong online bili yan. Nandito nga sa ano eh, yung info. Saka siyempre, pinasa niya na. Pasa na natin yan. Sa shaker natin. Oo. Umpisahan mo na yan. Yeah. Ice man talaga ito eh. Nag-aipa eh. Medyo kumakapal na mukha niya ngayon ha. Oo, tol. Kasi nasa public kami ngayon, nakakasayaw na siya. Dati medyo naiiyayan ng kami-kami lang ha. Ngayon, bagay sa kahit kunin natin yung may mukhang malutong na balat. Ganyanin mo lang dyan. Tapos, paliguan natin gamit itong kutsara. Yung mga herbs na yun na nakikita nyo, sali po talaga yan. Yan o. Ito naman yung akin, tol. Ay, isang buo. Hindi naman! Pipilas lang tayo ng kapraso rito, tol. Grabe naman yung isang buo. Sarayin natin yung bagya yan. Lagyan natin ng konting laman. Naku, yan nak. Parang pinampunas mo lang siya sa namplik. Nagibla.
Yan o. Oh. Ang dali o. Oh. Mga kaps, ang galing. Ang galing nito. Wala sa yung balat, wala sa lahat. Mm. Actually, pati loob. Sabi nila to, marami raw talagang kumakain dito. Kay Manlari. Totoo naman, LK pa nga kung tawarin to. LK? Kasi dito ang awali. Dito tumikat. At ito to sa mga trending noon na mga videos na makikita nyo sa social media. So actually, lahat ng pupuntahan natin ngayon, tol, dito ang awali na nag-trending. At ano ba? Yun yung tema natin ngayon. Kaya, umpisa pa lang to, ng lahat-lahat. Umpisa pa lang ng paglunok natin ng mga lityong awali. Ngayong buong araw na tama ito. Yun. Dahil nga, ano to, palengke to, may parking ditong available. Ay, sigurado yan to. Oo. Lahat gano'n mga malengke dito, nakaka-park eh. Oo. So sa Malawak po ang Kayunta Public Market, dahil karinderya to, marami pang ulam dito, tol. Ay, oo. Yun nga lang eh, talaga nitong awali lang muna in-order natin dito sa video na to. Kasi yun yung topic eh. Time out na agad. No? Dahil marami pa tayong pupuntahan, lilipatan at titigman. Lilipat ba tayo? Hindi. Magsasasakyan tayo. Medyo malayo ang talon nito eh. Tara. Punta tayo Maynila. Let's go. Let's go. Rizalay, dumiretso tayo papuntang Manila para sugurin ang isa pang nag-trending noong 2023. Viral dahil sa karinderya style itong recipe. Lutong nanay, lutong bahay, samot-saring ulam, at araw-araw ay may litsong kawali. Ito naman yung mismong pambato ni Nanay LC. Litsong kawaling crunchy, mapulang balat at mukhang madaling basagin. Bonus pa nga dito yung sarsang malapot na perfect pa-partner, kaya mas lalong enjoy kagatin. Kawali ni Nanay MC para sa round 2, itong battle of the best, Lechon Kawali. Mula Kayunta, diretso na tayo dito sa Tondo, particular dito sa Morione Street, para tikman ang Lechon Kawali ni Nanay LC. Isipin mo tol, kanina galing tayo sa LK, ngayon naman LC. Oo nga, no? Pero Lechon Kawali pa rin yan. Tama, puro Lechon Kawali po ang mapapanood natin ngayong araw. Hmm. Ito namang version na to ay dito sa Tondo, Manila. Subukan na agad natin. So meron agad tayong hindi hiniwa at meron ding hiniwa na version ng Lechon Kawali. Cheers sa malaki. Cheers. Crunchy yun. Ang lutong nun, tol. Ganda ng crunch niya, mga kaps. Tunog na tunog. Medyo malinamnam yung balat, tamang alat. Parang pinahiran din ng asin, parang ganun. Yung nararamdaman ng panlasa ko. Okay. At bago ang lahat, malamang may naririnig kayong ingay, mga kaps. Mm. Galing po sa roadside dito. Ayo. Dito kasi tayo sa tapat ng highway. At medyo busy itong kalsada na to. Marami talagang dumadaan dito. Excuse me lang po. Mm. Dito tayo sa ano, chop version, tol. Meron silang special na sauce, tol. Gusto ko itong matikman, sabayin na natin tikman, tol. Tol. Kasi ang gandang tignan ng sauce nila. Malapot, malagkit, stinky. Yan o. Parang hindi na makawala, eh. Cheers, tol. Uy, dumikit! Ano yung tol? Parang hindi ko kalala yung lasa. Parang Paris na maki, parang ganun. Parang Chinese style na sobrang sticky. Parang maki, parang ganun. Oo. Kasmos car anise, mga ganun. Mga Chinese spice, oriental spices, mga ganun. Oo nga. Diba? Siya yung ano, parang kakaiba so far. Sticky. Medyo masabog din na tamis eh. Mmm. Mga kaps, nakabibig. Saka bukod dun tol, ang sarap pang ore ng yan. Parang sa ganyan pa lang, oh. Satisfied na ako. Parang may pandikit. Oo. Parang ganun. Tol, bukod dyan sa parang pandikit na yan, nagbibigay din sila rito ng free soup. Malamang ito yung soup nila. Kasi may mga ino-offer din sila na parang tumbong soup, yung mga ganun. Ayo. Mabisa, malasa, lumalaban. At nararamdaman. Parang kola din, so mga kapso, makapal. Alam na alam mo pinagkuluhan ng mga balat at buto. Ayun o tol, sabayan na natin. Ito, testing mo na natin itong ano nila. Ayan naman ang pang ano talaga. No, pambansang kausawan ng lechon kawali. Yan yung karne niya mga kapso. Kaya hindi ko alam kung ilang oras yan pinapakulo, pero ayan po yung resulta niya. Ayan o, pambansang sausawan ng lechon kawali. Malaman din itong lechon kawali ni Nanay LC. Nasa tapat talaga siya ng daanan. Oo. Oh. Moriones. Tulad ngayon, kailangan natin nakasan yung boses natin. Para marinig tayo, kaya maraming dumadaan. Kung magtatanong kayo ng parking, swertihan actually. Swertihan siya. Kapag nabakante, kunin nyo. Pag hindi, malamang pwede tayong umikot-ikot dyan at maghanap ng mga pwedeng maparkingan na safe. Nakakatuwa tol kasi kahit na ito, itong look na to na kainan ni Nanay LC, sobrang masa niya. Pero kanina, may mga magagandang sasakyan na dito kumakain ni Nanay LC. Hindi pala yung sasakyan yung kumakain. Yung mga nakasakay sa sasakyan, dito kumakain. Hindi sasakyan. Hindi sasakyan. Hindi kasi. Karinderya vibes pa rin. Parang ganun. Kakain ko sa, although nandito kami sa tabi, hindi po ito daanan. Kumbaga, parte pa rin ng tindahan. Ito yung ano, tol. Kutsara ulit.
Nako, yan na naman. Yan na naman tayo. Parang chicharon na yung lutong. Oh. Kutsarang nauubos, mga kags. Pang kukutsara mo siya dyan. Halos hindi nga sumamay. Oh. Mm, gusto po. Mm. Naubos. Kaya mo na yan. Kaya niya na yan. Kita mo to, ang laki nitong lechong kawali na to. Ha, Kaps, hindi kayong makaka-order ng ganitong itsura. Siyempre, normally, naka-chop talaga yan. Pero kung gusto nyo umorder ng ganito, eh, paalam din kayo. Kasi ito, may nakilo. Kung ano yung, per kilo ba yan? Per kilo? Kaya parang ganun, kikiluin. O, tapos may kakukulang presyo yun. O. Tama. Lahat ng napapanood nyo sa amin, siyempre, nasa video po para matakam tayong lahat. At isipin natin na parang sa lahat. Eh, marami naman kami dito. Ba! Isang order! Saan galing yan? Paubos na! Pinapagpapak mo lang? Saan galing yan? Nasa harap mo? Ano nga naglapag niyan eh? Again, pwedeng orderin na sa tamang kilo niya, yun yung babayaran niyo. Kami po talaga ay umu-order ng sadya sa maganyan. Bilang suporta na rin po sa tindahan na pinupuntahan natin. Oo naman. Pero bukod dito, tol, meron pa tayong bibisitahin. Ito isa to sa mga parang legend na rin. Ay, oo. Ugat na rin. Oo, totoo yan. Actually, may lechon nga sa pangalan niya, kaya siya talagang legendary na eh. Ayun, kaya pala. Dito lang din yan, tol. Don't worry, hindi na tayo babiyahin ng malayo. Kasi kanina, Rizal po, napunta pa kami dito. Nakatulog siya eh. Nasa kabila. Kamaingay! Sorry. Huwag na lang natin isipin, nasa bonus clip yun. Yeah. Sorry. Tatawid lang po tayo ng mga ilang hakbang lang. Ilang kanto lang. Nandun na tayo. So magkita-kita po tayo doon. Okay na muna ako dito. Ayoko munang busugin sarili ko. Marami tayong takeout ngayon. Bahala ka. Kain pa ako. Pero doon na. Doon tayo sa next. Tara! Let's go! Finally, para sa ating last round, ay parang halos tumawid lang tayo dito sa kabilang kanto. Bakit nga ba naman tayo hindi didiretso sa ugbo? Pagdating kasi sa usapang tundo, hindi pwedeng mawala itong lechong kawali ni Mang Rado. Nag-viral dahil sa famous nitong soup na tumbong. Tapos nag-trending din noon dahil sa original menu nilang lechon. Ito yung Rado's lechon mula pa noong 1994. Ang pinaka-OG, famous, at alamat sa listahan natin ngayon. Rado's lechon para sa final round nitong Battle of the Best. Lechon kawali. Last but not the least, dito naman tayo sa parting ugbo. Isa sa mga OG, sa pangalan pa lang, ito ang lechon kawali, ang Rado's lechon. First customer kami, mga kasi usually ito, panghapon to, tol. Siyempre, hanggang gabi na yun, di ba? Alam niyo naman sa ugbo, nagiging sobrang saya dyan paggabi. So, sabayan din ang pag-o-open nila dito. So, sakto, time check, mag-aalas 4 na po. So, yung mga kain namin na panood nyo kanina, kanina pa yun. Sakto bumaba na, tol. Game na agad tayo. Pansin nyo, same order, di ba, tol? Dalawang slab, tapos mga chopped version. At meron din silang sauce na halos kawangis din nung kanina. Oo. Magkakaalaman mamaya yan. Tingnan natin ulit. Parang same moves tayo all the time to lang. Oo nga, tol eh. Laging ito muna, mga kaps. Cheers muna tayo. Let's go. Mmm, yan naman. Naman. In fairness naman, no, lahat sila ganun. Mas, para sa akin, mas nasusiyanok sa lasa nito. Sakto yung alat niya talaga. As in, parang nalasa mo din yung sinahog na habang pakulutan. Matama yung crunch. Kung papansin niyo, mga kabs, game po talaga siya. So may layer-layer ng taba, laman, tas balang. Sakto, sulit ang bayad mo. Hindi siya yung parang mga bagay, yung parang pisngi-pisngi. Pwede mo siyang gamitin, kutsarang nauubos. Naku, yan pala naman. Ito yung sauce niya, meron siyang kasamang papaya. At saka sticky din, tol. Pero yung sticky niya, saktong sticky lang. Nasasandok agad. Sumasama, no? Pumilas ako ng lamang kanina, tol. Hindi yan. Mas iba to, mas matamis. Hindi naman sobrang tamis. May lang tulad ko lang sa tol sa karsa ng lube yung fresh. Oo. Tsaka tol, ang laking bagay nitong, ano ba ito? Papaya ba ito? Oo, papaya. Ang laking bagay. Sabay-sabay, no? Oo, yun, no? Totoo naman, papaya. Iba level nito. Sorry, ha? Iba level ito. Huwag nang tutuwanin, dandaan ka lang. Level up person, no? Parang ganun. Na-experience kasi namin, di ba? Kanina pa kami umaga. So, siyempre, nag-ano din yung dila namin. Parang nasi-sense niya, parang ganun. Nakukumpara niya. So, parang sa akin, okay to. Original yan, tol. Ay, oo. Isa pa yun. Isang factor din. Stinky din, no? Bonus pa dito yung rice nila, parang garlic rice yata.
Kahit ulam yata, pwede ito. Kanin. Ayan na mismo. Wala ng karne muna. Parang wini-weigh mo lang, umiiwas ka sa karne. Ay, hindi. Ay, hindi ba? Ito. Ay, yun pa. Ay, yun pala. Kala ko. Pero napansin niyo naman, Makab, diba sinusubo-subo lang tapos. Eh, ikaw, huwag tayong kakain ng maraming ganito, sobra. Uh-huh. Ironic man pakinggan o tingnan para sa inyo na kain kami ng kain ng ganito. Pero susubo lang naman namin sa ng mga ilang beses. Tama, Cubs. At least kami dalawa ni Cubs, Chase. Kung ano yung nakikita nyo rito, napapanood nyo, yun ang talaga yung kain namin ngayong araw na ito. Mm-hmm. Wala kami ibang inahin. Tsaka hindi naman araw-araw eh, may vlog kami. Kung mapapansin nyo. Oo. Halos wala na nga kami. Once a week lang. Once a week, upload lang tayo. Kaso, pag talaga nai-enjoy mo yung kain mo, kakain ka ng kakain talaga. Ito naman, sabaw tol. Sabaw tol. Pinagkuloan din, oh. Baka yung sa tumbong soup din to. Tumbong soup to. Mm-hmm. Yung aroma pa lang eh. Kasi di ba sikat sila sa tumbong soup. Legendary. Ragos Lechon. Dito yan sa Ugpo. Mm-hmm. Yung Simon Street. Yung Ugpo yun yung Epbarona Street. Dito sa Tondo. Yung maraming mga nagtitinda ng street food tuwing gabi. Oo, oh, parang ano to eh. Puta ng mga kainan. Mm-hmm. Dito sa Tondo. Iba-iba. Ang malintikman nyo dyan. Hindi lang to. Hindi lang lechon gawali ang bida dito. Marami. Pero kami ni Cubs, yes. Ito lang talaga litikman namin ngayong araw na to dito. Oo, kasi po yun yung title. Kaya nyo pinindot itong video eh. Mm-hmm. Katol, medyo hindi natin nabanggit kanina, no? Mm. Yung pagiging viral. Oo nga pala. Mm. Trending na mga ano. Ito yung konsepto. Oo. Ng listahan natin ngayong araw. Mm. Mga dahil eh, nagtataka kayo tatlong listahan. Paano nyo pinili yun? Random lang. Hindi po. Mm. Mga dati silang nag-trending. Well, baka nag-trending pa rin. Hindi na natin masyado na monitor. Pero alam natin, 100% nag-trending. Uh-huh. Pero lahat naman ng pinuntahan natin doon, hindi lang naman lechong kawali, mga Cubs yung bida, no? Mm. Sa mga pinuntahan namin, mga ulam din sila na iba. Pero pa ba? Meron. Ba't po lechong kawali yung kailangan natin? Ulitin po natin yung sila. Itong kawali po, tema ng video na to. Trending, ayun. Trending. Oo, uh-huh. Mga trending na lechong kawali. Katulad dito sa Rado, meron dyan mga tumbong soup, kamto soup, at iba-iba pang mga menu. Mm. Kay Nanay Elsie, may mga ulam siya, katulad ng tortang giniling. Ay, sarap siguro. Sarap yan. Ayun, yun o. Ako. No, para makarelate sila, kumain po siya ng maraming tortang giniling. Uy, hindi eh. Tinikmang ko lang. Sarap. Uy, yung isa ba? Ayaw kay Mang Larry. Iba-iba din ulam yung kasi karinderya talaga. Mm. Sumikat na lang talaga sa lechong kawali. LK nga kung tawagin doon. Pero dahil yun nga, ang bida natin ngayon ay lechong kawali. Puro lechong kawali lang ang pinakita natin. Tama. Yun po ang katotohanan. Mm. Pero marami pa pong ulam. Disclaimer lang ulit, lahat po ng pinuntahan namin, talagang inorderan po namin ng slab. Mm-hmm. Pero hindi naman po talaga normal yun na bibili ng ganon. Order lang po kami according sa weight, tapos babayaran lang din namin bilang suporta. Mas maganda kasi siya tingnan ka parang binagsasaluan. Inulit ko lang yung kanina. Oo, oh, tol. Inulit mo lang din. Kain muna tayo. Kain muna tayo, tol. Okay. Ako, kaya napakawain lang. Medyo tinodo natin ng konti. Mahal kasi kanina pa kami, pigil na pigil. Pero at least kahit pa paano, dito nakabawi ng konti. So yun ang experience nito, tol. Nakakabusog. Nakakabusog talaga. Ang dami kong kanya. Paano? Hindi siya makakain ng munggo. Tapos yung munggo eh. Yung Baguio beans din, hindi niya rin kinain. Ang bawal ang beans, bawal ang pork. Inaantok ko sa mga... Ganun pa gano'n. Inaantok ko eh. Itol, paano pala yung ano rito? May parking ba rito sa area na to? Meron. Baka punta yung mga Cubs eh. May mga parking dyan sa labas. At kami, personally, mga Cubs, ang ginawa namin, eh, nag-park kami sa Deca Mall. Kasi may mall na malapit dito. Mm-hmm. May pay parking kasi doon, so nagbayad na lang ng parking. Mas safe pa. Mm, tapos walking trip ka na lang. Mm-hmm. Okay, mga 5-minute walk lang. Actually, parang mabilis lang talaga. Parang hindi ka manabuti ng 5 minutes. Malapit lang. Sana nag-enjoy kayo, mga Cubs, no? Medyo malayo ang mga talunan natin ngayon. Mm-hmm. Sipin mo, Rizal nga to Manila. Ah. Eh, sana sa mga, lalo na sa mga nasa ibang bansa, no? Sana eh, parang, kumbaga, kung namimiss nyo yung Pilipinas, inailibot namin kayo kahit pa paano. Oo, oh, kahit konti, no? Nailibot na, na ipakita pa yung mga food tripan, no? Mm-hmm. Na pwede nilang puntahan dito pag uwi nila ng Pilipinas. Oo, in, lalo na, in terms of lechon, kawali. Ay, mga kanto style. Hindi ito mga resto style, mga Cubs, ha? Halos puro karinderya style po ang pinuntahan natin.
at bukod doon, lahat ng pinuntahan natin, hindi nyo man nakita, hindi nyo napansin, iniwanan natin ang Team Gagas TV Street. Pero bawat isa, ay talaga naman, naglulutungan, nagdadagundungan. Yeah. At talaga naman manyaman, Kenny. Uy, talaga naman dumadagundong na alam kong outro na yan, Tol. Outro na talaga yun. Nag-ranking tayo. Ang inyong tatandaan, Max, meron ranking. Sa dulo ng video, kasama ng mga bonus clip. Yeah. Bakit ganun, Tol? Bakit ganun? Para magkaroon ng pantay at patas na pagbitaw, no? Ng ating mga pananaw sa mga kinain natin ngayong araw. Balanse. Kumbaga walang bayan. So, wala tayo sa teritoryo ng isang kain ng kasilugi yung dalawa. Kasi nandun ko sa isa. Tama yun. Punta tayo sa isang neutral ground. Doon natin rankingan ng lahat. Neutral ground. Neutral ground, Tol. Ganda pakinggan. Teka, ground copy ba yan? Pwede naman. Pwede naman. Kasi usually naman copyhan yung ranking natin. Doon na tayo magkikita-kita sa susunod na clip na to. Pero so far, tapusin lang muna natin to. Sana ay nag-enjoy kayo. Sana ay hindi namin kayo ginutom. Sana ay nabusog namin kayo. At sana ay nabigyan namin kayo ng ngiti. Dahil ang ngiti ay nakakaawa, kaya ngiti-ngiti lang tayo katulad nito. Away. Hindi nang ngiti yung tawa na yun. Ay, ano pa ba yun? Lechong kawali. Lechong kawali. Lechong kawali. Oh, ganoon na lang. Ang ngiting mo lang maisip. Oh, lechong kawali na lang. Ako po si Gabses. At ako po ang malang. Ako po ang walang maisip na hindi na Mayor T. At ito po, ang TV ito kay Sede Wong. Lagi pa sa sabi, magpapaalala sa inyo. Na huwag nyo nga kalimutan at lagi nyong tatandaan. Rule number 2, mga Gabs. Cheers. Cheers. Ting din o inom. Next na po, ranking. Manyaman. Next na po, ranking. Kenny. Bye. Peace out. Peace out. Mayaman mga available sa aprobado. Aprobado yan. Bulin nyo na yan. Aprobado. Aprobado. Pati travel for food. Bukod dito. Meron po yan. Yeah. Team Galas TV, aprobado. Let's go. Na yan. Tayo na lang magtatakim niya. Tatakim ba? Ranking 2 eh. Action na lang daw. Ano ba sila? Ito na mag... Ha? Uy. Mag-ranking na tayo. Oh, tapos na kami kumain. Tapos na kayo. Pinatagal niya pa, mga ka. Oo nga eh. Hindi siya takpan na eh. Takpan mo na sana eh. Takpan mo na sana para tumagal eh. Time check na tayo, mga kaps. 4:40 p.m. Halos mga alas 5 na rin, Tol. Nandito na kami, nagkakape na, mga kaps. Para sa ranking, alam nyo naman. Umpisahan muna natin ang ganito, ha. Lagyan lang natin ng ano ang basis ng ranking. Dahil puro lechong kawali naman yun, mga kaps. So malamang, yung lechong kawali lang talaga ang pag-uusapan natin dito sa ranking na to. Well, para sa akin kasi, yung mga lechong kawali na yan, pare-pares lang naman yan. Magkakatalo lang yan sa experience namin ngayong araw. At saka siguro may slight different taste lang. At malalaman natin ang ranking. Dahil saan nyo mag-uumpisa yan, eh? Okay. Mauna ka na, Tol. Okay, simulan na natin ang ating ranking para sa araw na ito. Isang buong araw na kumain tayo ng mga lechong kawali. Okay, so dumako na tayo sa ating ranking. Gusto, mas gusto, pinakagusto. Tama. Ang aking gusto para sa araw na ito ay yung kay Nanay Elsie. Gusto ko yung lechon kawali niya. Typical, lechon kawali. Alos pare-parehas naman niya, kaya medyo mahirap yung ranking na to. Actually, tama. Sa totoo lang, pag sinabi mo naman lechon kawali, isa lang talaga ng itsura, isa lang ng serving, di ba? Yung way ng pag-serve, parang ganyan. Siguro, sadyang medyo wala lang gulat yung kay Nanay Elsie. Kaya siya yung gusto ko. So, ang aking mas gusto ay yung Manglaris dahil hindi siya masyadong, ano ba sabihin ko? Tama lang yung alat niya. Okay. Tamang alat lang. Magandang panimula dahil yun yung unang kinain natin sa araw na to. Kumbaga yun yung nag-set ng standards eh dun sa araw na to. Okay, so yun yung mas gusto ko, yung kay Mang Laris. At ang pinakagusto ko ay etong kay Rados Lechon Kawali, Tol. Alright. Sa Lechon Kawali alone, kahit hindi mo isaw-saw dun sa masarap niyang sauce sa gilid, okay na okay na siya. Tapos yun nga, dumagdag yung ano, basta ibang klase yun, ibang level nga. Ibang level. Oh, Tol, ibang level yun. Basta yun. So, yun yung pinakagusto ko, yung Rados na lechong kawali. And how about you? Wow, kalambing. So, ako naman, gusto, mas gusto, pinakagusto. Sa natin, syempre, sa gusto. Ang gusto ko dyan sa mga tatlo na, although pare-parehas nga lang sila, lechong kawali ng lahat yan. Yun ang topic natin. Hindi na tayo more than ng iba kahit may iba silang ulam. Ang gusto ko yung kay Nanay Elsie. Okay. Baka nagkataon lang, parehas tayo. Nanay Elsie, okay naman yung lechong kawali niya. Pero siguro kaya ako siya nilagay sa gusto. Hindi siya dun sa top. Out of the 3 na kinain natin, malambot lahat. Meron lang konting difference dun kay Nanay Elsie. Pero baka kasi, ngayong araw lang yun.
Baka kasi sa ibang araw eh, mas malambot naman doon. Pero hindi naman siya matigas. Kumbaga, tolerable pa naman. Pero overall, malasa din naman siya. Tsaka malinamnam. Tapos yung mas gusto, ito medyo mahirap eh. Medyo mahirap desisyonan to eh. Pero mas gusto ko yung kay Mang Larry. Medyo kawangis kay ranking natin ngayon eh. Yung kay Mang Larry. May gulat yun kasi sabi ko nga, don't judge the book. Kasi yung presentation niya, yung itsura ng Lechong Kawali ni Mang Larry, hindi siya yung parang, kumbaga, hindi naman in the negative word na, hindi siya presentable. Kumbaga, mas dark lang siya. Yun lang naman ang ibig ko sabihin. In all, ano, presentable naman siya. Mas dark lang siyang tingnan kasi parang toasted siya. Kumbaga, hindi siya deep fry. Parang, kung paano ka nagpiprito ng isda, ganun-ganun lang siya. Pinapalibalik na. Pero in fairness, crispy. Nakuha siya sa ganun. Magki-crispy. Tsaka, yun nga, may alat yung kay Mang Larry. So, ibig sabihin, mas may lasa siya. Yun yung kay Mang Larry. Tsaka yung vibes, Karinderia vibes. And yung presyo, okay din. Pinaka gusto, siyempre, yung hindi ka napanggit, pinaka OG sa kanila, Rados Lechong. Kaya siya Rados Lechong kasi Lechong Kawali talaga yung original na binibenta nila bago pa yung sikat na tumbong soup nila eh. Lechong Kawali. So master na nila yon, alam na nila yon. Kaya yung kulay kanina nung Lechong Kawali, na-amaze ako eh. Ang ganda, golden brown, parang mapino, parang madaling mabasag pag kinatok mo. Parang gano'n yung itsura niya. Tapos in fairness, sa lahat ng tatlong yun, liempo talaga yung gamit nila. Oo nga. Walang gumamit ng pisngi or bato o kung anong parte. Lahat yun liempo. At yun ang tamang part na Lechong Kawali. Anyway, yung kay Mang Rado, yun nga, pinakagusto. Isa pang nagpa-bonus doon, kahit hindi siya kasali sa usapan, kahit usapang Lechong Kawali ito, yung sauce. Kung napansin nila, parehas yung itsura ng sauce ni Nanay Elsie at saka ni Rados. Parehas na parehas, pero magkaiba po silang lasa. Yung kay Rados, more on the lumpiang fresh na sauce siya. Kung alam niyo po yung lasa noon, doon ko siya malapit na may ahambing. Yung kay Nanay naman, para siyang maki, na may pagka-oriental yung lasa. Yan yung sample. Ayun. So, yun. Yung ranking na yun ay para sa Lechong Kawali lamang. Okay? So, hindi kasama yung lugar, hindi kasama yung kabaitan ng staff. Parang ganyan. Yung Lechong Kawali lang yun. Tama. Pero overall, kahit hindi namin sinali yun, ha, goods and service po nung tatlo. Mabait po nila. Maraming salamat po sa inyo. Tatlong kainan sa inyo pong lahat. Sa team ninyo. Thank you very much. Tsaka yung giniling tol ni Nanay Elsie. Ang dami mong tinikout eh. Tingnan, kumain po. Dito ko nabubuking. Pagkatapos po namin doon sa pangalawa kay Nanay Elsie, pagka-off po ng camera, umorder po siya ng tortang giniling, tapos ginawa niya pong donut. Uy, hindi! Nagkakain niya. Hindi, ito tol, maisingit ko lang ha. Kung ambience ang pag-uusapan, ang pinakagusto kong ambience doon, yung kay Nanay Elsie. Oh, yun yung gusto kong ambience. Style. Yung talagang nasa kalsada. Masarap kumain sa ganun. Yung parang nanonood ng mga dumadaan tao. Parang ganyan. So, yun yung pinakagusto ko. Ako naman, kung hindi kasama sa listahan si Mang Rados, baka panalo sa akin si Mang Larry. Gusto ko talaga yung style nung sa kanya. Eh, yung mga kasama natin. Alamin naman natin. Lang. Ito, si Perry Shaker. Ano ang yung pinakagusto mo sa kinain mo ngayong araw na ito? Yung pwede lang sa video. Araw, Rados. Rados. Maiksi lang, bakit? Masarap. Crispy. OG talaga yung lasa. Wow! Nag-improve na lang. Sige. Kung ako si Jumbo, kakabahan ako sa inasagot ko. Maganda. Alamin natin. Boy, ano ang pinaka gusto mo ngayong araw na to at bakit? Rados. Bakit? Mas, siya yung pinakamasarap sa tatlo na man. Napaka-prank ka nun. Diretsong-diretso. Hindi, ako nga, nabibasican ako eh. Basic lang yun. Basic lang yun to. Ikaw, itanong mo naman si Camera Woman. Sino ang pinakagusto ni Camera Woman sa tatlo? Ikaw. Ay! Hindi, si Mang Larry. LK ni Mang Larry. Yeah. Kasi ano, looks can be deceiving. Hindi man presentable siya, pero ang lutong at nakaalambot. Ayun. Mura daw, mura. Kaya Mang Larry. Sa Malaysia, may sumusunod. Ano Mang Larry? Ano yun? Katulad siya nung kinain natin sa Malaysia. Yung belly yun, di ba? Yung parang tapos inaano lang din. Tama siya doon. Magaling pala tama, si tama. Dan. Ganda, so, maganda. Kasi sa Malaysia meron yung big slab ng pork belly tapos masusunog yung kinakayas lang. Ay, oo. Tapos magiging good. Yung nasa drum. Oo nga, parang siyang ganun. Oo nga. Shoutout Mang Larry, galing mga idea na ganun. Parang medyo kamuka. Anyway, medyo malalobat na po ang GoPro. So, again, bago kami magpaalam, opinion po namin ito. Maaaring iba-iba ang ating mga opinion. Sa amin nga, may isang iba ang opinion. Iba ang top score niya. Baka kayo rin po, iba po ang sa inyo.
ito sa amin. At maaari din naman na may problema lang kami sa panlasa namin ngayong araw na to. So maraming factor, maaaring iba yung nagluto, di ba? So maraming factor. So ang pinakamadaling paraan para malaman ninyo yung sarili ninyong opinion, eh tikman nyo. Hindi po talaga ito ang pinaka-basis dyan. Kasi araw-araw, iba-iba naman ang pagkakaluto. Siguro niya. Depende na lang kung consistent. Totoo naman. Ayun, hanggang dito na lang mga Cubs. Dito pala kami sa Deca Mall. Malapit dito sa Ugbo. Dunkin. Maraming salamat, Dunkin, sa management dito. Thank you, pinagbigyan nyo kaming mamatay yung music muna sa bang, bang, into the room. Kailan natin? Punta na tayo dun sa next clip ng bonus clip. Ayan na siya. Let's go! Time check, 9:35 a.m. kami dumating ng Cainta para dito. At dito kami mismo sa Cainta Public Market dahil dito nakalocate ang Manglaris Lechon Gawali. Dito po yung mga pangyayari. Pero yata, may kukwento. Anong kukwento mo to? Wala? Yung totoo. Baka may gusto kong i-share. Oo. Oh. Hindi, pwede, alam mo, dito, pamilya tayo rito. Yan. Pwede tayo mag-share ng kung ano man yung mga saloobin natin. Ano, masaya ka ba? Malungkot ka? Sabihin mo na, aminin mo na. Masaya naman. See? Masaya daw siya. Ay, kaya next scene, masaya pa rin siya. Let's go. Marami pang ulam dito, Tol. Ay, oo. Yung nga lang yung talaga nitong awali lang muna in order natin dito sa medyo na to. Yan. Kasi yun yung topic. Sila? Speaking of ulam, meron pa. Ay, salamat yan. May mga gulay. Munggo. Kaya pang ano po yan? Sarap nito, munggo. Ang palakas ko ng sa yung kulay green. Oo, oh, tama yan, te. Salamat, te. Thank you po. Okay. Good. Ano boy, tutuluyan ko na to. Kakainin ko na to. Kakain na kami. Kakain na talaga kami. Okay na po. Salamat po. Thank you po. Tara na. Bonus clips, mga kaps. Kasalukuyan na minamay ba yung namin na papuntang ko yun. Yes, it's very... Pero bawal pumikit, ha? Ito kalit. Kaya mo po ay matulog na hindi ako sandal. Lalo na to. Kala mo nagbabasa lang. Ang tingin mo, baby. Piling mo nagdadasa lang ito isa. Hindi kasi. Ito kayo. Ano nangyari kaya dito? Oh, okay. Ito talaga. Tulog niya. Ikaw nagdadasal ka lang. Ito ba? Sige.